May nagpa-contest sa Facebook para sa may pinakamagandang love story. Yung mananalo, libre ang gastos sa kasal. Lahat na yata ng santo, tinawag ng wedding organizer na si Edlyn nung nagsimulang masunog ang establisimiento sa tabi lang ng kanyang shop. Talagang kabutihan naman ng Diyos na dininig yung panalangin ko. So hindi nadamay yung salon at saka yung shop. Sabi ko, Lord, paano ako makakapagpasalamat? And then bigla na lang nag-pop up sa akin, bakit hindi ako magbigay ng free wedding? Kaya si Edlyn, bilang pasasalamat sa Diyos, nagpa-promo sa Facebook ng libreng kasal. Kailangan lang i-comment ang inyong love story at ang mapipili magwawagi ng all-expense-paid wedding. Ang mga sumali, essay writing contest na. Unang naging kami, masasabi ko na we had the right love at the wrong time. Biglang tumawag mother ko, umiiyak na aksidente raw boyfriend ko. Pero sa daan-daang entries, may isang natatanging kwento ng pag-ibig na talagang nagpakilig sa puso ni Edlyn. Ang dami nang nagla-likes dito sa post na to. Pero sabi ko nga doon sa post ko, hindi to paramihan ng like, kung sino yung pinakamagandang storya. Ito ang love story ni na Allen at Jen. Simulan natin nung pagbukas ni Jen ng kanyang friendster. Nakita niya ang message ng kanyang ex-boyfriend na si Allen. Kung gusto mo akong makita, andito lang ako sa computer shop kung saan tayo palaging pumupunta. Siyempre, naisip ko na hinanap niya pa rin pala ako. Si Allen ang totga o the one that got away ni Jen. Kaya si Jen dali-dali nang pumunta sa kanilang dating tagpuan. Nagpaprint ako ng picture niya. Tapos, para mas madali, kuya, nakita mo po ba to? Habang naghihintay matsyempuhan ang dating niyang nobyo, nanumbalik kay Jen ang lahat kung paanong nagkakilala silang dalawa sa isang fast food kung saan pareho silang service crew. Napansin ko lang siya nung time na kumain kami ng mga kaibigan ko. Uy! Tapos yun, hindi niya ako pinansin. Hindi ko rin siya pinansin. Sunod silang nagligawan sa text. Parang na-love at first sight siya sa akin. Charot, ang ganda ko, di ba? Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile. You can't win at everything, but you can try. Matapos ang isang buwan, sinagot na ni Jen si Allen. Pero tutol ang pamilya ni Jen sa kanyang nobyo. Meron kasi siyang anak. Pinaghiwalay ang dalawa. Matapos nga ang isang buwan na nawalan sila ng komunikasyon, umaasa si Jen na ang ipinaskil niyang litrato ng dati niyang nobyo ang magiging daan para muli silang makapag-usap. Nung time na nagpunta kami doon, sakto, nandun siya. Tapos yun, nung nakita kong kinalabit ko siya na siya yun. Niyakap namin yung isa't isa. When they're closing all their doors and they don't want you anymore. Napag-usapan namin syempre kung itutuloy pa namin o hindi. Syempre dahil love namin ang isa't isa. Go! Hanggang noong 2010, nakapagtapos na si Jen. Pakita ko naman sa kanila na hindi nga siya naging masamang impluensya sa akin. Kaya kinalauna, tinanggap din ang pamilya ni Jen si Allen. Fast forward, 2015 na. May time pa nga na nasa grocery lang ako, bigla-bigla na lang ako iiyak parang engot, bibili na ng pansit kanto. Si Allen kasi, para mapabilis ang pag-iipon, lumipad patungong Saudi Arabia at doon nagtrabaho bilang hospital assistant. Nagplano na kasi ang dalawa na magpakasal. Alam ko na rin sa sarili ko na wala na akong ibang gusto makasama habang buhay kundi si Allen. Pero habang nagtatrabaho abroad, unti-unti namang bumagsak ang katawan ni Allen. Pag may video call kami na kapatay ang ilaw niya, hindi niya ako kakausapin. Kasi nga, sobrang sakit daw ng ulo niya. Matapos sumailalim sa test, doon na nalaman si Allen may brain tumor. Ito yung mga cells sa katawan natin na hindi kontrolado ang pagtubo nila. Tuloy-tuloy ang kanilang paglaki. Kinakain nila yung nutrisyon na para sa normal brain. Sabi ko sa sarili ko, mas kailangan niya ako, syempre. January 2016, umuwi ng Pilipinas si Allen. Sumailalim siya sa radiotherapy sessions. Akala mo maging maayos na yung lahat. Kasi di ba tinanggap na kami ng parents ko. Yung nag-start na kami mangarap para sa aming dalawa.
Saka pa dumating yung time na ganito. In a world where everybody gets a happy ending story, it's a wonder love can make the world go round. But don't let it bring you down, turn your face into a frown. Get along with a little prayer in this song. Matapos lang ang ilang linggo ng hina muli si Allen. Isang araw, habang nagbabantay kay Allen, may nag-send kay Jen ng promo para sa libreng kasal. Naisip ko na rin na sumali doon dahil iniisip ko na parang mahihirapan na kaming makapag-ipon at ma-meet yung target wedding date namin na June 2018. Habang hinihintay ang announcement ng nanalo sa pa-promo, si Allen muling isinugod sa ospital dahil sa matinding seizures. Noon ko lang siya nakita na nag-seizure. Every time na mag-seizure siya, nasa trabaho ko. Natakot ako. Kinagabihan, si Allen idineklara ng brain dead. Napahagulgul din ako sa iyak. Ano ba, may pag-asa pa ba? Kinabukasan, tila nakuha pang magbiro ng tadhana. Nalaman ni Jen na sila ni Allen ang nagwagi sa pa-contest ni Edlyn na all expense paid na kasal. So, nung time nun, naisip ko na nanalo kami. Paano pa magiging posible yung kasal namin kung ganun yung sitwasyon niya? Pero siyempre, sabi nga nila, di ba, pray hard kasi baka magkaroon ng miracle. Tinext ko agad si Mama. Sabi ko, okay na po ba? Itutuloy pa rin namin ni Allen yung kasal namin kahit ganyan yung sitwasyon niya. O ano yung makakapagpasaya sa inyong dalawa gawin mo? Sabi niya sa... Tinanong agad ni Jen si Edlyn kung pwede bang i-reschedule ang kanilang kasal nunding linggong yon. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Edlyn. Sa loob lang ng isang araw, full force ang kanyang suppliers sa paghahanda para sa kasal ni na Jen at Allen. Sobrang nakakaiyak, nakakakaba. Pero sabi ko nga kahit anong mangyari, kailangan matuloy talaga. At nitong December 6, natuloy ang kasal kahit ang groom nasa bingit ng kamatayan. Noong gabi pa lang, ang nasa isip ko kagad, dapat hindi ako malungkot kinabukasan kasi kasal ko yun. Excited kasi, syempre, finally, mababasbas na yung love namin ni Allen eh. Sa loob na mismo ng ospital, imbes na sa simbahan, isinagawa ang kasal. In a world where everybody hates a happy ending story. Made in a circle, their design tells us that love must never come to an end. Jennifer and Allen, ang pag-ibig ninyo ay dapat magpatuloy. Bumuhos ang luha ng mga bisita. Extraordinary din si Jen. Never ko talaga siyang nakitaan na nagdalawang isip siya. Kumbaga, may choice pa naman siya eh. Pwede pa naman niyang hindian na lang eh. Pagmamahal talaga. Allen. Wish din nila sa amin, sana magising ka na, Allen, para makita mo si Jen, makita mo kung gaano kaganda si Jen, para makita mo yung wedding nyo. Kinagabihan, bandang alas 7 ng gabi, unti-unti na raw humina ang pagtibok ng puso ni Allen. Sabi ko, God, kung ano man po yung ibibigay niyo desisyon ngayon para kay Allen, tulungan niyo lang po yung puso ko na maging matatag. Hindi ko alam kung paano ko haharapin yung bukas na wala si Allen. 15 oras matapos nilang magpalitan ng I do, si Allen tuluyan nang namaalam. Sobrang nakahinga ako nung maluwag na nakita ko na tinanggan niya yung life support niya kasi parang natutulog na lang na siya. Pero kapag iniisip ko na wala na siyang buhay, sobrang sama. Humingi ako sorry sa kanya lagi. Kasi hindi niya inabot yung pagpapa-opera. Sakit-sakit nung ganung araw ni oras na yun na mawawala na siya.
simula talaga nang nawala siya. Yung parang nawala rin lahat ng pangarap ko. Kasi sabay namin binuo yung buhay namin. Sabay kami nangarap. Tapos biglang isang araw, mawawala yung pangarap mo. Ito, mga anak namin to. Ito, parehas kami ng relo. Di siya, regalo niya sa akin to nung bumalik siya galing abroad. Nung nagliligpit po ako nung gamit niya, nakita ko to mga movie tickets dahil nga ang hilig namin manood ng sine tsaka kumain. Nagulat ako nung nakita ko to doon sa drawer niya. Tinabi niya pala yung mga movie tickets na pinapanood namin. Daddy, alam ko na nakikita mo si Mami ngayon. Tulad ng palaging ko sinasabi sa'yo, una yung mong isipin yung sarili mo, wag na ako. Ako, kaya ko naman eh, alam mo yun. Iyakin lang si Mami. Tandaan mo na mahal na mahal na mahal kita nang walang hanggan. Sa pa-contest sa Facebook ng libreng kasal, ang love story ni na Jen at Allen. Dinaig ang love story ng lahat hanggang sa kahuli-hulihan.